po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Nice ko rin po magpaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating dearly evangelist pastor, Wildis Radal Meda, the man of God. Ganon din po ang pag-alaala sa mga turo't aral na ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, ating beloved mama dear. Ganon din po, nagpapaabot po ng pagbati sa ating mga beloved workers, beloved preachers, choir members, ganon din sa mga manunugtog, mga awit. Ganon din po sa inyong lahat, binabati ko po kayo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanya pong dakilang kahabagan na muli pong nakatayo po sa inyong banal na harapan para alalahanin, luwalhatiin ang mga dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Para po sa kapakanan po ng mga baguhan, mga datihan, makinig po kayo kung gaano kabait, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gawain ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil way back 1989 po, nang masave po kami sa gawain ng The Jesus Miracle Crusade, ang aking pong beloved mama po ay may karamdamang cancer sa ovary saka sa uterus. That time po, after po ng kanyang operation, tinaningan po siya ng doktor. Sabi ng doktor, within 3 years na lang itatagal ng iyong buhay. Alam niyo po, that time po ang aking pong beloved mama ay sobrang hopeless. Tunay na andyan po na sobrang lungkot dahil yun nga lang po, maliliit pa po kami. Ako po that time ay 5 taong gulang. Ang akin pong beloved kapatid na bunso ay 3 years old pa lamang po. Ang akin pong beloved mama ay naratay sa karamdamang pong cancer sa ovary sa uterus. Sa kabila ng operasyon po, tinaningan pa rin po siya ng doktor. Hallelujah. Ngunit totoo po ang kasabihan na ang doktor ay tao ay hindi kayang taningan o limitahan ng buhay ng kanyang kapwa-tao. Tanging ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah! Hallelujah! Ay tunay na dakilang Diyos manggagamot at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! That time po, ang akin pong beloved mama at aking beloved papa, nasiran po, sabi nila ng nag-share po sa kanila katrabaho na aking beloved papa dahil aking beloved papa po ay nagtatrabaho bilang janitor sa dako po ng Mercury Drug. Sabi niya, may nag-share po sa kanya, kapatiran po natin. Sabi niya, Ed, huwag kayong mawala ng pag-asa. Subukan ninyo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. May ginagawang, isinasagawang krusada ngayon sa dako ng Luneta. Magpunta kayo, hallelujah. Alam niyo po, tumalima po ang aking beloved mama, beloved papa, pumunta po sila sa dako ng Luneta, hallelujah. That time po ang aking beloved mama ay Katoliko, sarado, di padlock pa po. Dahil ang gusto po niyan na damit is naka-t-shirt po yan, naka-jeans. Yan po ang uniforme po nila sa pabrika, hallelujah. Ngunit nung nakita po niya sa dako po ng Luneta, hallelujah, dahil sa karamdaman po, hallelujah, sumusunod po sila kung ano pong sabihin, umawit, magpuri. Nakinig sila ng mga patotoo hanggang sa dumating po ang preaching natin beloved pastor. Then sinabi na lahat ng may karamdaman magbabautismo, tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And right after po ng gawain po, nagpabautismo po sila. Yung bigat na nararamdaman ng aking beloved mama, tunay na pinagaan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo po gaano kabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. During that time na 5 taong gulang pa lamang po ako, may nakita po akong parang wig o buhok. Sabi ko, ma, para saan to? Sabi niya, yan yung sinusuot ko. Kasi that time na nung sinabi niya po sa akin na nakalbo pong aking beloved mama dahil sa karamdamang cancer po, totally bald po siya, kalbo, wala po talagang buhok na natira. Ngunit mabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang counsel sa kanya nating beloved mama, dear, huwag mag-absent, magpuri sa tahanan, magtapat sa pagkakalob ng 10 bahagit mga handog, hallelujah. At tunay po talaga nung sinunod po yan aking beloved mama, unti-unti pinatubo po ang kanyang buhok at pinahaba po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Patunay lamang po na totoo ang Diyos sa gawain ng The Jesus Miracle Crusade. Purihin ka, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, kung nais niyo po na magkaroon po ng direksyon ng inyong buhay, kung nais niyo po na mabigyan po kayo ng
ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang pag-aralan po natin ay matutupo tayong sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung ano po yung pinangangaral natin, beloved pastor, pinangangaral ng mga mangaral, sukapin po natin sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, pasalamatan ko pong ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa dakila niya pong kahabagan. Loobin po bukas, ako po yung magdiriwang ng aking 35 kaarawan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, yung tunay po that time nung ako po yung nag-aaral pa. Nung ako po yung nag-aaral pa, first batch po kami dito, tunay po na nangangarap ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko, loobin mo, ang nais ko na sana bago mag 35, may ganito po ako, may bahay, may sasakyan, may pamilya. Hallelujah. Alam niyo po, napakabait po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kasi nung naranasan ko pong magtrabaho, alam niyo po, sa sanlibutan po ang mga katrabaho ko po, pagkatapos po ng isang linggong pagtatrabaho po yan, o kahit isang araw na pagtatrabaho, nandun po yan sila sa inuman. Yung kalayawan po talaga ng buhay makasanlibutan. Pero dito po sa atin, itinuro po na pagising mo sa umaga, ititiklop mo yung tuhod mo, mananalangin ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Magpupuri ka, hallelujah. Sa kabila po ng sobrang hirap po ng buhay, hallelujah. Alam niyo po, nakita ko kung paano umalalay sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga kapatid, for almost 2 months, wala po akong production na release po. Yung minsan yung pinopost ko po sa Facebook, mga last year ko pang releases yun dahil sobrang wala po talaga, hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, bilang Kristiyano, hallelujah, natutupo ako mag-ipon. Yung ipon challenge ko po, yun po yung binabayad ko po sa mga gastusin, hallelujah. Alam niyo po, sa kabila po nung bagay na yun, di po ba nag-celebrate po tayo ng Talipao Peace Mission, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko pong magbigay ng gift sa ating beloved honorable pastor. Yung sacrificial giving, yung instead na unahin mo yung mga personal na pangangailangan ko o ng aking pamilya, sabi ko, bibili ako ng ganito para sa ating beloved pastor, ipabibigay ko sa mga beloved workers. Alam niyo po, tunay po talaga napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. October po, dapat zero production po ako. Zero po talaga, as in, wala po akong bentang actual, hallelujah. Ngunit mabait pong ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagulat na lang po ako, by the record po, pinapost po sa ng boss ko lahat ng mga po-release pa lang po, o yung ibibenta pa lang po, napipinturahan pa lang. Sa kahabagan po, natapos po ako, mayroon po akong 5 units, purihin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Pag-isip-isipin ko po, hallelujah, ako lamang pong naghahanap buhay, may 3 po akong anak, may mga bayarin kaliwat kanan. Ngunit pag nagtapat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay na higit na tapat ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, glory to God. Alam niyo po mga kapatid, last year na during pandemic time, hallelujah, alam niyo po, andyan po na for almost ilang taon, hallelujah, simula na ako yung nagkatrabaho, sinisikap ko pong makapagkaloob ng yung 20%, yung 10%, then 10%, hallelujah. Ngunit that time po, sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, dapat mag-grow na ako bilang Kristiyano, hallelujah. Alam niyo po, sinubukan ko pong iangat po ng 25%, hallelujah. Alam niyo po, pag kinukompute ko po, sabi ko, di bali ng wala. Basta masunod ang ating pinakamamahal. And from 20, 25, ginawa ko pong 30. Alam niyo po, minsan parang kulang na, niwala po kayo sa hindi. Minsan, ibibigay ko sa akin beloved wife, 1,500, 1,000. Isang kinsenas po yun. Hindi namin alam paano kakasya. Pero isang bagay lang po, nagtitiwala kami na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran po natin sa gawain ito. Alam niyo po, tunay po mabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil lang pangarap ko po, tuloy pong itinupad po yan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagkaroon po kami ng aming sariling tahanan. Nagkaroon po kami ng aming sariling sasakyan. Hallelujah. Alam niyo po, lahat po yan buhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na kung ano pong meron tayo, hindi po yan sa atin. Sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na siyang nagtitiwala sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Pasalamatan ko lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung aming firstborn na aking anak si Colleen. Alam niyo po, no, aking pinanganak po yan na aking beloved wife during that time, turning 32 po ata siya noon, papuntang 33. Hallelujah. Pero that time talagang wala po akong financial na bagay. Hallelujah. Alam niyo po, yung aking pong beloved wife during that time sa ultrasound, hallelujah. Ang ultrasound po, bridge po yung bata.
in short, suwe. Nakapahalang po yung bata, hindi alam paano ilabas, hallelujah. Ngunit that time, sabi ko, mahal na po yung wala naman po kong pang CS, sana mag-normal na aking beloved wife, hallelujah. Alam niyo po, kahabagan natin, pinakamamahal na Panginoong Sus, may event po tayo sa dako po ng main church, so Amoranto. Alam niyo po, nadama ko po ang presensya na ating pinakamamahal na Panginoong Sus habang umaawit ang choir. Nakita ko po isang butas na palad, hallelujah. Yung bahay bata na aking beloved wife, iniikot po yan, hallelujah. Iniikot po, pinuporma po yung aking pong beloved daughter, hallelujah. During that time po ng labor po na aking beloved wife, patotoo ko po sa inyo, kami po nasa hospital ng Amang Rodriguez, hallelujah. Alam niyo po, pinasok mo aking beloved wife, alas 4 na, alas 6, hindi pa nanganganak, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam niyo po, during that time, yung Amang Rodriguez, yung kaharap po nun, yung Marikina po na sports center, tandang-tanda ako po, 6 years old, 7 years old, dyan po ako naglalaro, na habang naggagawain po tayo bilang bata, wala po akong ginawa, kundi maglaro ng maglaro. Pag isinama ako na aking beloved mama, ang gusto ko lang may laro at mga kalaro, yun lang po. Alam mo nyo, during that time, lumuhod ako, nagsisi ako, sabi ko, mahal na Panginoon, dyan sa lugar na yan, nagdadaos kami ng gawain mo, mahal na Panginoon, tulungan mo yung beloved wife ko makapanganak, hallelujah. Alam nyo po, pagkatapos ko po mga manalangin, tunay po agad sinabi po ng doktor, Mr. Gaspar, nakapanganak na yung beloved wife, yung asawa mo, normal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah. Alam niyo po, kung isip-isipin po natin, lahat ng ginagawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po talaga na hindi po natin matumbasan kung gaano kabait, kabuting ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Pag may sakit, may karamdaman, mananalangin, magsisisi. Hallelujah. Ipapatong yung kamay sa may sakit, tunay pagagalingin ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah. Minsan, tinatanong ako ng boss ko. Sabi niya, hindi ka ba nahirapan dyan? Overnight ka, tapos magjo-duty ka, ganyan. Sabi ko, alam niyo po, hindi po kasi basta kapakinabangan ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, kundi dakilang kapakinabangan. Hallelujah. Yung tinatanong niya nga ako, sabi niya, every time na magko-commission ka, every time na may kinikita ka, nagbibigay ka talaga sa church niyo. Sabi ko, opo. Sabi niya, bakit? Kasi yan po ang susi ng pagpapahala. Saka wala naman po tayong madadala rito sa mundo eh. Kahit na pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, ginagawa lang po nila tayong daluyan para pagpalain din po ang iba, para yung iba rin po maabot ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah. Alam niyo po, tunay po talaga na dati, sabi po nila, bakit every time na pinagbibigyan ka namin, lahat ng discount mo, sinusunod namin. Ngayon naman, pagbigyan mo kami, magpabakuna ka na. Sabi ko, hindi po ako magpapabakuna, sir. Alam niyo po kung bakit? May Diyos akong pinaglilingkuran. Nakakahiya sa Diyos na pinaglilingkuran ko pag nagpabakuna ako. Parang sinabi ko na hindi na ako nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Alam niyo po, napakabait na ating pinakamamahal na Panginoon. Simula po noon, sabi niya, sige, every time na lang mag-meeting tayo, ikaw mag-pray ha, ipag-pray mo kaming lahat. Hallelujah. Alam niyo po, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon, Sus. Marami bang dapat ipagpasalamat, ngunit maiksi ang ating oras. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Hallelujah.